Good morning po sa inyo lahat. Ayan. At sa umagang ito ay magluluto po ako ng isang recipe na kung saan ay talagang masarap na masarap. So for today's video ay magluluto po ako ng kung tawagin po ay humba. Talaga ng paminta kasi talagang iba yung aroma na ibinibigay ng paminta sa mga lutuin. Humbang pata with a twist of gulay na langka. Ayan. So alam ko po may magtatanong po dyan kung paano po mangyayari humba na may gulay. So sa alam po, kapag ka pinagluluto po ng karne, pag gusto mo po na maiba-iba, lalagyan po natin ng gulay na langka. Ayan. So ang pagluluto po dito ay atin pong yung humba ang karne muna sa pamamagitan po ng mga ingredient na gagamitin ko. Ito po ay ang toyo. Ayan, toyo. Sibuyas. Ang laurel. Siyempre ang laurel. Meron po. Pamintang buo. At kung tawagin po ay ang star anise. Ayan. So hindi rin po mawawala ang dato puti vinegar. At ang asukal. Ayan. Diyos ko. Napakasarap po nito. So umpisa na po natin i-marinate ang luluto nating humba. Ayan. So, pinili ko po na yung humba ay pata. So, laman-laman po yan. Oh, pata. Ayan. Unahin po natin ilagay ang toyo. So, kaya po ako nagtatry dito lang. Mag-isa, nag-video kasi wala po si Tito Robert, may pinuntahan po. Maaga po siyang umalis. Hindi ko po alam kung saan siya pupunta. Anyway, kaya ko naman lutuin ito. Okay! O sabi-sabi kayong kakain muli! So, haliwaliin po natin ang pata. Hanggang po natin ng konti muli. Lalagyan po natin ng pamintang buo. Ayan. Siguro mas medyo marami, mas masarap. Ano, malasa po talaga ano, ang paminta pag medyo marami-rami po. Ano po? Yun. Tuloy haluin. So, ilalagay po natin ang ayan. Sibuyas. Lagyan po natin ng dahon ng laurel. Ang sinatawag nila star anise. Ayan. Hindi ko alam kung bakit sila naglalagay lagi nito. Nakigaya lang po ako. Kasi talagang masarap daw po yung amoy. Yung aroma ng star anise. Siyempre, huwag natin kakalimutan po ang asukal na puno. Ayan. So, kapakulahin din lang natin. Wala naman pong takal-takal yan. Yan po ay depende sa atin. Kung ano katamis na pusuhin natin yung pinapak. So, umpisa na po natin ang pagluluto. Start na po ako. Okay, hindi na po natin i-video sa yan. Dire-diretso na, ganyan na po ang pagluluto ng humba. Ayan. Ay! Robert, sa kay galing. Napachismis tayo mga kaibigan sa kapitbahay. Diyos ko po. Oh, ano nangyari? Ano niluluto mo, darling? Abay, humba po. Humba? Para ayun ang paborito mo eh. Opo. Wow. Nasarap talaga. Nahawakan natin ang camera mga kaibigan. Go. Charang! Ayan. Yoko. Ang maganda dito, Tito, kasi meron siyang langka. So marami magtatanong talaga sa akin. Hindi, ang humba nga ay langka. Hindi po, may pata po siya.
Ah, humbang baboy. Humbang baboy na may twist siya na ano, gulay. Ah, akala ko yung humba mismong gulay lang na may lahok na baboy. Anong nangyari? Baboy na may lahok na gulay na gulay. Na gulay. Opo. Hindi pala yung gulay na may lahok na karne. Pareho din po. Oo. Pareho din po. Pero anong niluto mo talaga baga? Humbang gulay lang ka o humbang baboy? Humbang pata na may konting gulay na lang ka. Siyempre, kinakailangan natin ang ano, pata. Yan. Kayo. So, mamaya po lalagyan po natin. Manamiss yan. Yes. At lalagyan charap po natin ng ano, ng gata. Kakang gata yan. At, pero saan yung nilalagyan ba ng gata yan? Opo, nilalagyan kasi. Style mo lang. Automatic talaga lahat ng humba may gata? Opo. Hindi. Ah. Kasi meron tayong gulay. So, yung po magsisilming ano, kumbaga eh, lalagyan natin ng sabaw para maluto yung lang ka. Mahirap naman kasi pag nilagay mo dito, hindi pa luto ang ano, kilaw pa, tunaw na ano. So yun po ang magiging, kumbaga eh, flavor ng gata. Aso ka. Okay, paikliin natin. In short, ang gagawin mo ihumba with gata kasi may lang kang gulay. Pero totoo lang, humbang gulay naman talaga ay may gata. Ah, ganon. Opo. So humbang gulay siya, hindi siya humbang papa. So, humbang gulay siya kasi may gata. Kasi opo, ang humba namang karne, walang gata. Opo, lalagyan ko lang po na. So, nilagyan mo lang siya ng karne. Ang problema, mas marami yung karne. Opo. Kaya humbang pata siya. Opo. Kaya humbang pata with gata. Yes! Gano, babongga. Ayan. Hindi inaasahan yung iba na pala niluluto niya. Naging apretada. Okay, interesting baklush. Naging apretada, ano? Actually, ito pong ano, Actually, ito po ay pakukuluan natin ng 12 oras dahil ito po niluluto kong pata ay elepante. Oo, ayan, Diyos ko. Ang sarap niya, Diyos ko. Nababalaba na naman tayo. Sarap. Yun. So, ayan, ilalagay na natin ang gulay na langka. Mukha siyang ubod, ano? Opo. Kasi ako din may mga buto-buto pa yun. Opo, yan. So, yan po. So, ahalin po natin. Konting halo-halo! At lalagyan natin ang kakang gata. Diyos ko, ito pinakamasarap sa part na ito. Ang lagyan ng kakang gata. Diyos ko, sarap. Sarap. Ayan, o diba? Shala-shala-sha. At syempre, di mawawala ang... He! Abwe! Naku, hindi maari yan, ining! Ay, naku! Sabay ka nito, oh! Ayan, Diyos ko, napakasarap. So, ito po ay humbang langka na mas marami po ang sahog. Opo. Mas marami pa yung karne. Oo. Ito po yung humbang ng kawit, karne norte pata. Oo, di ba? Pag-alating na. Sa kulo pa lang isulit na eh. Wala po tayo mga almares, kaya ito na lang po, oh. Di ba pwede naman? Oh, the rug! Sosyology! Ayan, obo! So, lalagyan natin ng paminta. So, nilalagyan ko talaga ng paminta kasi talagang iba yung aroma na ibinibigay ng paminta sa mga lutuin. Ayan. Nanunuot na naman. Siyempre, bihira naman tayo magtaba. Janice. So, ngayon titihin ka na taba. Plus, Siley. Paborito natin ang Siley. And yung mga langkang gulay na wala naman. Mas marami. Yeah, meron ayaw naman. So, wow. Diyos ko, creamy. Malapot-lapot. Diba yung iba? Tabaklos. Pag nakakain tayo, mga ano yung hindi siya ganyang kalapot. Diba, tito? Kasi puro nga nilalagay kung ano.
Puro ang nilalagay ko po, gata. Yung iba kasi nalalagay ng ano eh. Ng tubig. Ganun. Pajonet. Pajonet. Sarap. Giraffe! Giraffe pizza. Siya po, aalis maya-maya din. Dahil parang ano siya, may lakas sa kanyang nanay. Hospital ulit, ano? Opo. Ano bang development, no? Hindi, parang ano na po, yung schedule na po nanay sa... Nakakuha na po kami ng clearance. At syempre, hindi po mawawala ang panghimagas. Sabi nga pa yun, nag-inig ko nga pala. Tayong ano? Meron tayo ang macaroni at cheddar cream. Pakin mo na po. Mapakitan niyo po ito. Ay mga kaibigan, oh. Sarap. May dalas kailangan, ano ba? Lechok na, gelatin. Gelatin. And macaroni salad. Buksan natin. Doon. Done. Actually, digma ko na siya kahapon. Sarap siya. At mura lang dito. Magkano ba gari? 30 pesos lang isa. Diyos ko, 30 pesos lang mga kaibigan yun. I-deliver pa. Oo po, 30 po. Mura, no? At ang lakas na Diyos ko, hindi tinipid pa ulit kayo. Malambot ang karne. Ano pa? Ayun na yata ang nanay mo! Wala pa? Hindi pa? Nasaan na siya siya? Wala? Jerry. Ayan. Ayan na yun. Si Nets, ay meron akong kaibigan ang gatalong kung saan daw ang bahay ni Jerry. Ani ano ni Ayan. Hindi ko lang po alam kung saan niyo. From, Lexi! Ano yung nasa kaso mo di yan? Ha? Buha mo naman baby ko eh. Lexi! Kasi may sakit siya, may ano, yung kanyang yak balls ay namumula. So, pinadala, pinadala namin sa doktor kahapon, o yun, pinigyan ng ganyan habang nagagamot. Ayan! Ay! 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 Naman ito. Na ganyan siya nung maga, kaya ako pinagpanay. Ay, natutulog, ganyan siya. Hindi ako sabi, kaya ano ba nangyayari sa'yo? Tapos kung gigising ko dito, Robert. Ang ginising kita, nabigla ka rin. Ano ko namin ng mga kakosa? Chapsuy naman daw po, fried chicken! So titingnan natin kung may graduate! Ay, bakla kayo din eh! Yung kaibigan ni Richard dumating. Alan! Parito ka, ne! Kain ka! Siya po ay nini din, nini. Girl, lalo din. Parito ba, Kulus? Kain ka, ne! Masilayan mo lang ang beauty mo. Kain mo yung ano, yung akin namang ano. Tikman naman naman ang pala. Kakain? Maparamihan man tayo ng kanin nito. Ano yung kinakain? Pagbaka hindi ka kain? Eh kasi yan yan, no? Da-diet. Diet? Ganyan po talaga ang mga limango. Hindi na kain na tanghali. Ganun. Limango eh. So, bibili pa nga pala ako ng bigas! Yung ano na, sako na. Mukha na may laman naman. Mas mura. Ha? Mukha na may laman naman ng lagot. Alam. Alam niyo po, sa totoo lang, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung ulam na pepede po kahit isang linggo basta nasa rep. Yun na po ang magiging ano niya. Kumbaga yung laban sa ibang mga ulam. Ano? Sa ulam, mga kakara, pag may kamatis, ano na. Hindi na pwede kainin kinabukasan. Pero ito, basta meron po tayo serving spoon at laging nasa rep, ligtas po. Makakain po natin kahit sa ngayon po. Oh, more than that, hour from health center. Yes.
Tignan po ang karne, oh. Lambot. Natanggal na po doon sa pinakan. Lambot po niya. Eh, pero madali mo na naman pinapunan kanya yata eh. Ewan ko ba, dito kung hindi ko alam. Gusto nang madali na yung karne siguro. Pag ako nagluluto, mabilis ako magluto. Napapansin niyo. Kaya pag nagluluto naman. Kahit, napapansin ko yan. Kahit saan ako pumunta. Kung makasalang gago ng halaman, parang ganun, merong madaling magpatubo ng halaman. Ako ganun, madaling magluto. Pero nagluto po yun. Hindi po katulad ng ano, nung iba na pag madali, ilaw. Kusog na ako. Pero gusto parang aking bunga nga. Kanain? Sa mga bashers natin, naka-away-away, may dalawang basher naman kahapon. Bakit daw? Duto ng duto, ako daw kain ng kain. Ganun po talaga, kanya-kanyang raw. Huwag na kayo maghanap. Magaling talaga kasi tayo sa mukbang. Siya naman magaling sa cooking. Ay, sorry. Doon naman po. Siya naman magaling sa cooking. Yes, ayun. Po. Tapos sabi nagluluto siya. Siyempre tayo magka-camera para man makita niya ang beauty niya. Yes. Kasi nga, kinakailangan namin mag-double time para sa si Richard. Plus, kailangan natin i-expose ang beauty niya para makahikahit ng iba. Diba, tinutulungan natin ang makarami pa ng subscribers. Alam. Eh kung dupang ako, di ako na lang. Ha! Kaya ko naman. Ha! Sa Japan, mag-isa lang ako. Paluto-luto, itlog na pula. Adobo. Kain. Ay, success. Eh. Gusto mga kaibigan, huwag lang kami mag-isa naman paghanap. At kasama na rito ang ating pag-support sa ating BFF. Hindi mo pwedeng kamay lang yung kuhanan natin. Kailangan makita yung beauty niya. Ngayon, huwag na kayo masyadong paghanap. Ngayon, libre naman po ang palabas sa mga naiinis sa ganitong klase ng setup, aba ay, you can go po. Kasi libre naman ang palabas natin, libre naman lumayas. Pag-uusapan natin sa isang vlog mga kaibigan, yung mga malulupit na mga salitang binibitawan ng ilan sa ating mga tagapanood na nanonood ng libre, pero sila pang galit. Ito, kain na lang po. Mahinit po pala. Oh. Pero, dinadaan mo sa salita, nakailam ka na. Ubus ang kanin eh. Ayaw, ano ba gayon? Pagyawak ang lili at itatakta ko na lang. Ayaw kong ihawak at ang kamay ko yan. Eh, lahat na ito, tiyo. Huwag naman, darling. Okay na yun. Huwag na yun, kumadre. Para nabawasan natin ikaw natin kilo. Eh, isang babi pa nga kukuha ko eh. Concern ako sa baboy. Mm-hmm. Pero okay lang naman po paglaman. Baby! Paglaman naman po dito. Ang problema hindi masarap ang laman sa humba. Sa totoo lang. Kahit ang doon yung lasa. Ayan o. Mas masarap yung may taba. Okay. Totoo lang. Sa akin ha. Parang sarap mo yung inumay taba. Pero yung totoo lang dito. Palibasa yung nakagasnan ko talaga yung makain ako, maraming makakain lagi. Pag ako makakain na ganito, may isda pa rin ako. Pero itong isda. Yan naman yun. Yun ay aking ano lang naman po. Kumbaga sa sarili ko lang. Kasi parang masarap may isda eh. Tapos may gulay. Sa akin pag ganito okay lang. Ang hindi ako makontento pag may gulay, tapos walang katerno yun. Parang gusto ko may katerno. Pero pag ganito may karne na, may gulay pa, okay lang. Whatever. Kaya na. Kaya na. Ayan na. Mga sundo nila sa exacto mga kanyan. Okay, this is Plano Pato Sayo. Nagkutu ko sa iba sa mga buhay natin. Sa mga sunog ng World Hematology pa more and more and more. Thank you! Kuhan natin nanay niya. Ay! 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 Ay!